tuloy-tuloy na tayo. So, last first quarter of 2023, I believe, kung di ako nagkakamali, nireport natin sa inyo ang tungkol dun sa audio voice ni Bianca Zobel, na social secretary ni Lisa Smugs, na kung saan walang ginawa dyan sa Malacanang kundi magpa-sosyalan at magpa-fireworks at magpa-party. Okay? So, i-rewind lang natin ng konti para ma-refresh yung ating mind, mga kababayan, kung ano ba itong pinag-uusapan natin. Okay? Ngayon, okay, so remember nung nung naglabas si Lisa Ahas Araneta Smugs, di ba? Nung January 7, based ito sa article, na kung saan naglabas na ng video na sinasabi niya tungkol sa appointment sa ISAF o Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. Yung sinabi niya na, I don't know the people involved. I have nothing. Parang nagbibigay siya ng message doon sa mga taga-ISAF na wala daw siyang kinalaman doon sa mga appointments. Okay? So nag-release siya ng statement na I don't know the people involved. I have nothing to do with the appointments. Sabi niya, I leave that up to my husband. Okay? And if I found out that somebody is using my name, I shall tell my husband not to appoint you. Okay? Di sinabi niya yan. So, nagkakaliwanagan tayo dyan. Okay. So, mga kababayan, mainit-init na pasabog na iikot ang tumbong ni Lisa Smugs. Pero, sabi nga nila, kailangan natin ng carino brutal. Dahan-dahan lang ang carino. Okay? Carino sa kanya. Carino na mga issue na talagang masusuklam ang taong bayan. Lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, ito yung issue na yung boses, yung audio voice ni Bianca Zobel, okay, na social secretary niya, okay, na pinarinig ko sa'yo. Paparinig natin uli sa inyong mga kababayan para ma-refresh tayo. Ito. At bago ang lahat, Jean and Tony, hello Marlica, I love your show. Keep opening the eyes of our kababites watching you from Tampa, Florida, Palanga. Thank you. Okay, ito na. Dun sa kapapasok lang sa channel ko at kakilala lang, baka ngayon nyo lang po narinig. Ito po yung audio voice ni Ahas. Ano, parehong Ahas actually. Social Secretary Bianca Zobel to Lisa Butod. Okay? So itong video na ito ay, audio pala, ay mensahe ng social secretary para kay Butod. Okay? The chief of ISAP is a... Okay. Hi, Emerald. Ay, Lian. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor. And they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction, kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. Okay. So again, sorry to bother you, but I just got a call. Okay. Oh, sorry. So ipapaliwanag natin sa inyo muli para maalala nyo palangga kung ano yung boses na yan. Ano yung mensahe ni, lagyan mo natin to, ni Bianca Zobel. Okay? So, sinasabi niya doon na I just got a call from Thor. Okay? Pinaliwanag na natin sa inyo si Thor. Yan yung mga Avengers group na supporter ni Lisa Smugs na binibigyan niya ng mga pwesto na dyan, binibigyan niya ng pabor dyan sa kanyang pagiging presidente.
Okay? Ni Lisa Smugs. So ngayon, mga panagahan, sabi dyan ni Bianca Zobel, sabi niya, there are a bit concerned daw because they're getting an order that the chief of ISAF is supposed to be changed by Tuesday. So tinawagan niya si Lisa, naging nag-aalala itong taga-ISAF, yung mga intelligence people, okay, na papalitan ni Lisa Smugs yung mga nakapwesto doon. Dahil ang totoo, siya naman talagang nagdedesisyon kung sinong tatanggalin, sinong iuupo. Sabi dito, there are people, sabi ni Zobel, there are people that are out to do some extraction. Ang ibig po niya sabihin dito, there are people that are out to do some extraction. Ito yung extraction, pag-abduct, pag-kukuha, okay? Pagkikidnap palaga ng apat na bata, okay? Apat na bata sa, sabihin natin ang pangalan. Ano yun, ang pangalan ng mga bata? Sa ibang bansa. Okay? I don't know, nasabi ko na yata ito sa ibang bansa. Pero kasi may series itong gagawin natin. Sa pinakadulo nito, hindi naman to matagal yung series natin. Araw lang. Sa dulo nito, ipapakita or iharap ko sa inyo ang finale ng another bomba na evidence dito. Okay? Pero gusto ko munang balikan. So, sabi din ni Social Secretary na huwag munang tanggalin huwag mo nang repasuhin ang mga nakapwesto sa ISAF. Kasi may mga tao na out for extraction. Ang extraction, may naka-assign na ng mga tao para dukutin itong apat na bata na anak ng kaibigan ni Lisa, okay, isang certain Francis Chua na negosyante na nagkaroon ng pag-aaway o diskusyon na nilang, okay, si Francis ay may asawa, may apat na anak. Okay, may impluwensyang tao si Francis. Mayaman at mga kasabwat din yan, mga business partner ni Tambaluslos at ni Lisa. Ito sila puting, okay? Francis, may asawa, nagkagulo, nag-aaway silang mag-asawa, din yung apat na anak, binitbit, papuntang ibang bansa. Tumakas kasi, ayon sa ating source, ito ang asawa niya si Francis ay abusive, pulboroni, kung ano-ano pang mga pangit na ginagawa, nakatulad ng ginagawa ni Kuting. So tumakas, okay, itong babaeng ito na asawa ng certain Francis na ito. Okay? Para maintindihan nyo. So kaya ang sabi dito ni Social Secretary Zobel, i-hold muna itong pagpapalit ng mga intelligence personnel dyan sa ISAF kasi may mga tao na naka-out to extract this poor children from that country. Okay? Tapos sabi pa nga ni Isabel, just keep the ISAF as is. Huwag munang galawin para hindi magulo ang extraction. Tapos may sinabi niya 2 weeks pa ata. Or called Thor. Ito yung Thor naman na sinabi ko sa inyo noon na din ni Lisa, kasabot din ni Lisa Smugs sa kanyang mga aktibidades. Na para maintindihan ninyo, mga kababayan, pag ito'y, natapos itong series natin, kung pwede nga lang, lahat kayo may kulam, mangungulam talaga kayo. So itong eksena sa extraction, di ba? Naghiwalay, na-vlog na natin to 2023, pero nakalimutan nyo na, naghiwalay yung negosyante na si Francis Chua at yung kanyang jowa. Okay? So, ang nangyari, umalis sa Pilipinas, dala yung apat na anak. Sa kadahilanan, ayon sa ating source, dahil ito ay naging, itong Francis na ito, ay mahilig din, sa pulboron at kung ano-ano pang mga pinagagawa base sa ating
source. Okay? So ngayon, ginamit nitong Francis ang Avengers na pinamumunahan ni Thor. Okay? Yung Thor, remember, nakamukha ng pagong. Okay? At ng mga tiwaling intelligence service sa armed forces para isagawa yung unauthorized and unofficial extraction doon sa mga bata. Okay? Actually, nabanggit ko na yung ano, bansa na ito, hindi na doon sa vlog ko, sa Turkey. Okay? So, itong magnanay, apat na anak, mga minors, I don't know kung asylum visa ba sila. We don't know. Okay? Wala pang clarification. Lumipad papuntang Turkey kasi, gustong iwanan yung kanyang jusawa. Baka nasa peligro ang kanyang buhay, so pumunta doon. Ngayon, mga palangga, ang ginawa ni Lisa Smugs, ano participation ni Lisa Smugs? Okay? Ito ay pinakikialaman niya. So, ibig sabihin, paano niya pinakikialaman? Sinusuplayan niya ng mga dokumento na kakailanganin itong si Francis para makuha yung kanyang anak sa Turkey. Okay? Dokumento na illegal, okay? Na si Lisa lamang ang may master, ang may utak na pwedeng lapastanganin ang batas. Okay? Kaya nga dun sa video, sa audio kanina, na humingi siya ng 2 more weeks, okay, si Zubel, 2 more weeks daw, para daw, wag muna papalitan, okay, wag muna gagalawin yung mga nakapweso sa ISAP, kasi nga mga palangga, dahil magkakaroon ng bulilyaso, yung kanilang ongoing plan for extraction dun sa apat na mga bata. Ngayon, mga palangga, kasi during that time, yung papalit na hepe na si Brigadier General Marcelino Teofilo, okay, ay hindi sang-ayon dun sa gagawing extraction o pagdukot. In other words, di ba, syempre pag ordinary ka, what is extraction? Pwedeng in-extract yung ngipin mo o in-extract whatever. Pero ang in other words of pangkikitnap. Okay? So yun ang ibig sabihin. Kaya pinaliwanag ko rin sa inyo na itong Avengers group na ito ay talagang mga bataan to ni Lisa Smugs, okay, na naghahari-harian dyan, okay, even dyan sa ISAF, na mga, nandiyan dyan sila sa ISAF eh. You know, marami, ano to, mga grupo na naghahari-harian at talagang even the mga junior officers, yung mga even high-ranking officials ay dinidemoralize ng mga hayop na to dahil nga malakas ang loob nila, kasabwat nila si Lisa Smugs. Alright, so ano nangyari? Okay, bakit Maharlika? Ano na naman yan? Kwento na naman yan. Magpakita ka ng ebidensya. Hold your breath, darling. Okay, ganito ang nangyari. Maraming madadamay dito. At maraming sangkot. Lulitsky, thank you palangga. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, nananawagan ako sa may mga tao pang matino na kayang gumawa ng legal action about this evil buton. Lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, okay? Sometime in February of 2022, okay, 2022, hindi pa nakakaupo si Kuting ng Norte, ang ating DFA secretary ay si Teddy Boy Locsin Junior pa lang, hindi pa lang, si Teddy Boy, February of 2022. Okay? Ayon sa ating source, tinawagan ni Butot ang asawa ni Teddy Boy Locsin Junior, then DFA secretary. Okay? Tinawagan niya si Maria Lourdes, ito, pangalan niya. Okay, mga palangga. Diyan natin. Okay. Tinawagan niya si Maria Lourdes Barcelon Locsin o kilala sa pangalang nickname niya, Louie. Okay? So, tinawagan ni Lisa noong Pebrero of 2022 na nangihingi siya ng tulong, okay? Kay sa asawa ni Teddy Boy Locsin na maging
accessory of the crime. Ano yung accessory of the crime? Diba? Accessory ang asawa ni Teddy Boy na dukutin or ipalsipika itong mga dokumento. Hindi mismo dudukot yung asawa ni Teddy Boy, okay? Yung mga documents, you know, or ipapalsificate nila para maisa katuparan na ma-extract ang apat na bata pabalik sa Pilipinas kasi nga humingi ng tulong itong si Chua kay Lisa Smugs. At ayon kay Lisa Smugs, magaling siya sa pagiging fixer ng mga illegal na dokumento and everything. Akala mo makakalusot ka, Lisa Smugs. Okay? So during that time, kinausap na pala ni Lisa Ahas ang asawa ni Teddy Boy Luxin Jr. Okay? Kaya kung susugin lahat ito, kung matino ang Senado natin at matino ang ating House of Representatives, which is hindi. Mga palangga, si Lisa Smugs ay dapat hatulan ng capital punishment kasi wala siyang pakialam dito sa mga bata at hindi siya walang pakialam. Pinakikialaman niya ang issue ng mga domestic issue, civil issue, nitong mag-asawang ito. Okay, dahil lang kaibigan niya itong Francis na ito, wala siyang pakialam na magpalsipikan ng kung ano-anong mga dokumento at makipag-usap sa mga taong nasa gobyerno para tulungan yung kanyang kaibigan para i-extract yung apat na bata mula Turkey pabalik sa Pilipinas. Tumakas na nga eh. Kasi delikado siguro ang buhay nila. Hindi naman tatakas yung asawa ng Francis kung hindi delikado ang buhay nila. So yun po, Pebrero pa lang of 2022 ay nakipag-sabwatan na itong si Lisa Smugs sa asawa ni Teddy Boy Luxin. Hindi nyo pwede pagsinungaling yan. Okay? Kasi dadama kayo later on. Okay? Gusto ko ipaalam to sa taong bayan. So ngayon, mga palangga, ito ang nangyari. Okay? Isinulat natin to para ano, para hindi, para sunod-sunod. Okay? So, ayun na nga. February 2022 yon. So, So, nung tumawag si Smugs, bago mag-eleksyon yon, sa asawa ni Luxin, ay pinapaayos niya ang dokumento. At i-expedite, okay, para kay Chua itong mga dokumento na ito para, you know, madukot yung apat na anak. See that? Kung gaano kahayop ito, mga palangga. So ngayon, mga kababayan, ipinapakita dun sa mga ebidensyang darating sa atin. Actually, dumating na. But not this vlog, mga palangga. Natin si Smugs. Lalo nating paiikutin ang kanyang tumbong. Okay? Illegal ang ginawa ni Ahas na pakikialaman, i-fix ang mga dokumento para what? Okay? Para kunin ang mga bata. May mga legal documents po ito eh. Okay? May mga legal documents na inisyo ng korte na phoenix ni Lisa Smugs para magamit nila sa embahada ng Pilipinas sa Turkey para dukutin o extract ang mga bata pabalik sa Pilipinas dahil ayon sa ating source, yun talaga ang role ni Lisa Smugs, maging mastermind, okay, sa pag-extract sa mga batang ito. Ano, gaano kahayop itong butod na ito na lahat na lang pinakikialaman niya, nasaan yung feeling niya bilang isang ina, which is, you know, kung ang yung isa niyang Junakis, pag tinatanong sa kanya kung nasaan na, sinasabi niya, is gone. Or she's gone. O baka sinakal niya or whatever. Or sinlasin niya, thank you. So mga kababayan, ito yung ginagawa niya na pakialaman ang mga dokumento na dukutin or i-extract itong pamilyang ito, itong batang, mga batang ito na hindi natin alam na
dangerous yung kanilang situation pag bumalik sila sa Pilipinas. The fact na umalis sila, eh nakakatakot talaga. Hindi naman tatakas yung mga yun. Hindi naman siguro tatakas ang ina nun kung they have harmonious relationship. Umaayos sila. So, ayon sa ating update, mga kababayan, nagtagumpay itong si Francis. Nakuha yung dalawang anak from Istanbul dahil sa pagiging mastermind ni Lisa Smugs, ni Butod, ayon sa ating puting ahas. Gaano ka evil ang babaeng ito, yung hinayupak ka Lisa? Huwag kang magpakampante. Nasabi na iba, bunganga lang yan. Ganito, ganyan, ganun, ganun. O sige, magfiesta kayo. Marlika, ganito, ganyan, fake news. Just wait and see. Just wait and see, Lisa Smugs. Okay? So, mga kababayan, ganito kahayop ang buwaka ng inang to. Hindi lang ang pangingialam niya, hindi lang ang pagnanakaw niya sa budget, hindi lang ang pangingialam niya dyan sa People's Jutang Bribery Initiative na yan. Siya rin, ayon sa ating Diyos, ang mastermind na mag-ayos ng kanya ng mga dokumento. At statement mo yan, Lisa Smugs. Tanungin mo ko, kaya kong panindigan yung sinabi mo? Yes. Wait ka lang. Mag-intay ka lang, hinayupa ka. Mga palangga, ang pag-i-extract o ang pagdukot sa mga minor de edad na dinistrongkar ang mga papeles sa tulong ng First Lady Ahas ay isang malaking crime o heinous crime, whether sa Pilipinas ka o sa Amerika ka. Nung hindi pa na-lift ang gurgur na parusa, ang parusa dyan ay gurgur. O habang buhay, o reclusion perpetua, hanggang sa matsugi ang... You know,